Magandang hapon po everyone and happy Holy Week. This is our first Libreng Konsulta in a really long time. So I'm Dr. Ana York Bondoc and welcome po to our live Libreng Konsulta po where you can ask questions on very important po medical topics. So today po, matagal na po tayong nawala, no? So welcome back. So what are we doing? We're going to have a talk po on colon cancer. The title po of our talk is Colon Cancer, True or False? Or siguro colon cancer myths and facts. So kung ano po yung nababalitaan natin, we'll check it out kung tama po yung alam natin. And we have an expert with us. I will introduce him in a few minutes. Meanwhile po, after we have a short talk, magkakaroon po tayo ng question and answer period. So ilagay lang po yung inyo pong tanong sa baba and we will pick them up and read them. Okay? So let me introduce po our special guest. By the way, before we start with the special guest, please follow us. We are live on YouTube. Meron din po kaming TikTok and of course here on FB Live. Okay? So our special guest is one of my very good friends. He is also a board certified in the US and in the Philippines gastroenterologist. Specialty po niya is stomach, abdomen, bituka, liver, yun po. That's the field of gastroenterology. He's a graduate of the UP College of Medicine, trained po abroad and in George Washington po in Washington, D.C. And he went back to the Philippines. He's also board certified po sa Pilipinas. He is one of the leading advocates po of colon cancer screening in the Philippines. He is a member po of the Cancer Center of the Medical City. He has practiced po in St. Luke's Global and the Medical City. So he has very famous po for a number of medical conferences that he does online. We're so happy to have him here. Barkada ko po talaga, Dr. June Ruiz. June, good afternoon and thanks for joining us. Good afternoon, Anna. Thank you for inviting me. It's really a pleasure and a privilege to be on your online Libre Consulta program. And gusto ko batiin yung mga nanonood. Alam ko na lahat nagpapahinga kasi Holy Week ko tayo. But this let's take this an opportunity to learn more about colon cancer kasi March was just the Colon Cancer Awareness Month. So kumabol ho tayo. Para, Ana. Ayan. Dr. June is also famous because he's from Iligan. So, Dr. June, bumati ka naman sa mga Visayan fans mo. Okay, maayong hapon sa atong mga kababayan diya sa Iligan City. I'm sure manaygat pa nanaw karon sa Iligan. So, hello mga Iliganon. Ayan. Thanks, Dr. June, for greeting our friends from Iligan. So, ang anuhin po natin ngayon is colon cancer, true or false? Ano ba yung alam natin about colon cancer? Alamin po natin kung totoo yun or hindi. But before we go into the myths and the facts, kung anong tama't mali, siguro konting introduction lang. What's colon cancer nga ba? Saan nga ba yung colon? Some people don't know mali. Small intestine ba? Large intestine? Where's the intestine? O, sige, go. Okay. So, ang colon is actually part ng large intestine. Ganun din ang rectum. So, ang digestive system natin kasi is composed of, di ba, esophagus, may stomach tayo, small intestine, tapos large intestine. Yung large intestine, doon na absorb yung water. And then doon na sustore yung dumi natin, yung feces natin, bago nilalabas sa, ano natin, sa body natin. Tapos yung large intestine is composed primarily, yung pinakamahaba na portion is yung colon. And then yung last part, tumbong sa Tagalog, is the rectum. Kaya pag, let's say, sabihin natin, cancer of the colorectal cancer, colon yon and rectum. Pero for advocacy sake, nisi-shorten na natin ang colon cancer. But actually, the more accurate term is colorectal. Pag may cancer ka sa colon or sa rectal, tawag natin is colorectal cancer. Para, Ana? Okay. So, yun pala yun. So, alam na natin. Ayan. Kababanggit lang na husband showed me. I'll just read. So, Barangay Ginebra Star L.A. Tenorio on Tuesday announced that he has stage 3 colon cancer. So, pag-uusapan natin yan, how old is L.A., what is stage 3,
Mm-hmm. And of course, this is not good news for anybody. So si husband is a Ginebra fan and very sad about mm-hmm. what happened. Okay? So siguro maging aware na rin tayo dito. So let's read. Colon cancer, true or false? So pinost ko po ito, no? Subukan ninyo pong itong quiz on colon cancer, true or false. So letter A. Ang nagkaka-colon cancer ay puro matatanda lang. Ilan taon na nga ba si LA? And let's go into this, Dr. June. Okay, so the answer is false. Kasi hindi lahat ng may nagkakaroon ng colon cancer ay matatanda. But ang facts natin is around 90% of patients na nagkaka-colon cancer are age 50 and above. So may mga 10 to even dahil nagkakaroon na ng increasing incidence ng colon cancer sa less than 50, I would say mga meron 10 to 15% at least in the US, kasi we have no data in the Philippines, are less than 50 years old. So false yung ano, yung answer doon. And then si LA Tenorio is only 38 years old. And then yung sikat na Hollywood star who unfortunately passed away, si Chadwick Boseman, who played Black Panther sa mga Avenger movies, was also diagnosed around the age of 43. Stage 3 din siya. Unfortunately, he died at the age of 43. So as you can see, pwedeng magkaroon ng colon cancer sa less than 50 years old. Para Ana? So it's possible talaga. Though most are elderly, it can happen in young persons also. Yes. Yes, that's so possible. That's okay. Question, ano yung pinakabatang nakita mong colon cancer? Okay. So, very good question. Meron kasi mga colon cancer na they are, we call them genetic, may mga familial syndromes. So, ibig sabihin na nasa lahi nila talaga. So, a very strong family history, magkakapatid, nagkaka-colon cancer, alam mo, as early as in their late teens or 20s. But they have a strong family history. Kaya, yung mga, ano na to, yung mga pasyente na to, they start screening in their teens. Kasi high risk sila for colon cancer. Unlike, pag average risk ka, 50 usually tayo nagsistart ng colon cancer, but in people with familial or genetic history sa Amerika, mga 20s pa lang or late teens, nagsiscreening na for colonoscopy because high risk sila. Paano mo malalaman kung high risk ka due to your family history? Is it because marami sa inyo nagka-colon cancer, something like that? Paano mo malalaman? Tama. So you have to report to your primary care doctor na siyempre na may cancer care registry naman, di ba? And then, you know, pag nagkaroon kasi ng colon cancer yung isang pasyente, as a doctor, either you're a gastroenterologist ka or medical oncologist or surgeon, you have to advise your patient na yung mga kamag-anak niyo, first degree family members, magpa-screen na rin kayo ng, ano, ng for colon cancer. Tapos in case sabihin natin na first degree relative, tapos, merong mga tests actually that are blood tests to find out if you carry the gene to na at risk ka for colon cancer. So, unfortunately, I think hindi siya available dito sa Philippines. But in the US, they do those gene tests to find out if you're carrying the gene na pwede ka magka-colon cancer at a very early age. Okay. So, kung meron sa family nyo nagka-colon cancer ng maaga at kamag-anak mo yon, better to have yourself checked. Ganun ba? Yes. As a matter of fact, Anna, if you have a first degree relative na may colon cancer, so first degree relative, explain natin yan sa mga viewers natin. First degree relative would be your parents, siblings, tsaka anak. Yun yung first degree relatives. And if you have a first degree relative with colon cancer, your risk increases 2 to 3 times. So sabi natin, average risk is 5% na magka-colon cancer ka in your lifetime. 10% na sa'yo having a family member. Pero if you have 2 family members or even more, pwedeng 4 times na yung risk mo compared sa katabi mo. So it definitely increases the risk for colon cancer, yung family history. But the sad thing is, not all patients na nagkakaroon ng colon cancer ay may family history. So even if wala kang family history, that's not an excuse na hindi magpapascreen for colon cancer when you reach a certain age. Ana? Okay.
So, yun ang magagandang, okay, so, na, laman na natin that not all patients are young, not all patients are old, but most are elderly. But if you have a family history, pa-screen ka na. Tama ba? That's it. That's correct. Okay, so, myth or fact number two, hindi maaring makaiwas sa colon cancer. In other words, okay, no choice ka na. Is that true? Okay, so, that is a very good question then. So, para lang before tayo dumiretso sa question, i-explain muna natin na ang colon cancer is actually parang combination siya, yung pagkakaroon ng colon cancer ng genetic tsaka environmental. So, sa environmental, we have the modifiable risk factors. Yung mga nasa iyo na talaga, individual specific, yun yung non-modifiable. Yung age, hindi mo talaga ma-modify yun. Family history, wala ka ng choice nun eh. At kung may history ka of colitis o ikaw nagkaroon ka ng colon cancer before, you're also at a higher risk na mag colon cancer in the future. So what are the modifiable? So smoking, di ba? Diet. So kung mahilig ka sa sa processed food, red meat, hindi ka kumakain ng much fiber, so you are at risk for colon cancer, smoking, alcohol, hindi nag-e-exercise, obese. Those are all risk factors for colon cancer. So, pwede nating mabago yung genetic, hindi na natin mabago, pero pwede nating mabago yung modifiable risk factors. And also, kung gusto mo ma-prevent din yung colon cancer, kasi yung colon cancer nagsisimula sa polyp. So kung magpapa-screen ka at the right age, may nakita natin yung polyp, tinanggal natin yung polyp, prevent natin yung colon cancer. So the answer is, namo-modify natin yung risk natin for colon cancer. So it is possible to lessen your risk, parang ganon. Yes, or prevent by having a colonoscopy and remove the polyp. Tama naman. O sige, let's go muna dun sa nabanggit niyo na yung colonoscopy and polyps. Okay. Can you tell us more? Okay, so explain muna natin ano ba yung polyps, ano yung colonoscopy. Yung colon cancer kasi, the good thing about colon cancer as an advantage over sa other cancers is nagsisimula siya from growth na nakikita natin. Tawag natin dito polyp, parang butlig. Parang siyang cauliflower na tumutubo sa inner lining ng colon. So, sa nakikita natin sa loob ng colon. So, habang with time, lumalaki yung polyp. Tapos, yung polyp, pwede siya maging cancer. Ang ano lang is, not all polyps will become cancer. So, pag may makita kaming polyp sa colonoscopy, tinatanggal namin, tapos tinitingnan under the microscope kung pre-malignant polyp siya o hindi. Kasi kung tumutubo ka na kasi ng pre-malignant polyp, ibig sabihin nun, yung nagkaroon ka na ng mutations. So ang ibig sabihin ng mutations, di ba may DNA tayo lahat, nagkaroon ng pagbabago dun sa genes mo na ang nangyayari kasi sa cancer, nagkakaroon ng growth, di ba? Nagmumultiply yung mga cells. Pag meron ng mutations, hindi na nasa-stop yung growth kaya lumalaki talaga yung bukol. And this is true for colon cancer and any other cancer, it's the because of the mutations. Lumalaki yung bukol, di ba? Kailangan tanggalin. So, kung meron tayong polyp na nakita, tanggalin natin kasi it can become cancer. Tapos, what is a colonoscopy? So, colonoscopy is an endoscopic test. So, ibig sabihin nun, gumagamit tayo ng endoscope, which is an instrument. Inatabit yan sa isang monitor, may ilaw, may camera, pinapasok po natin sa puwet all the way sa large intestine natin, pero tulog yung pasyente kasi ayaw naman natin yung pasyente will undergo pain and discomfort. Tulog sila, wala silang maalala. Pagkatapos ng colonoscopy, magigising sila kasi binibigay natin na anesthesia is very short, short term lang na anesthesia. So, in mga 30 minutes to an hour, nagigising na yung pasyente. So, dun sa colonoscopy, ang advantages natin kasi nakikita natin kung normal ba yung loob ng bituka o hindi. Kung let's say merong polyp, pwede natin tanggalin, na-prevent na natin yung colon cancer. Kung merong abnormal lining na mukhang colitis, pwede tayo mag-biopsy. Kung makita natin cancer, hindi tayo sigurado kasi kailangan kasi ma-biopsy yung cancer.
kukuha ko tayo ng tissue, papadala ko natin sa pathology lab, doon natin nalalaman for sure kung cancer siya o hindi. So yung colonoscopy, medyo madalas na nagagawa ho natin dito sa Pilipinas kasi marami na rin tayong mga hospitals and clinics na gumagawa. Tsaka dumadami na rin yung gastroenterologists natin sa Pilipinas. Dr. Okay, Dr. June, ayun, ang tinatanong ngayon ni husband kasi nakikinig siya. Okay. Hi, Mayor J. For the regular person, ayan, binati ka, Mayor J. For the regular person, syempre nakakatakot yung colonoscopy. So, sisilipin yung bituka mo using a camera. So, question number one, masakit ba yun? Okay. So, so ang answer doon, di ba, medyo and then, are they admitted in the hospital or can they go home? Okay. Okay, very, very good question. So, yung unang tanong medyo partially na ano natin nasagot. Most of the time naman, yung colonoscopy is painless kasi pinapatulog namin yung patient and then yung anesthesiologist kasama natin yan sa trabaho. So, nagbibigay sila ng medicines, pampatulog, tsaka may painkiller din. So, ang nangyayari kasi, kaya kung let's say kung hindi ka binigyan ng medicine during a colonoscopy, wala actually pain receptors yung colon. Ang meron siya, stretch receptors. So yung stretch kasi is perceived as pain. So pag naglalagay ka ng hangin, di ba, nasi-stretch yung colon. Kaya pwede kang makaramdam ng pain kung hindi ka binigyan ng anesthesia. Pero binigyan ka ng anesthesia. But, so most of the time, walang nararamdaman yung pasyente. So mostly, I would say 99% of the time, painless siya. Pero meron mga pasyente na nagigising in the middle of procedure, nakakaramdam sila, then we give more medicines. Tapos meron din mga pasyente na very low yung threshold for pain. Diba? So makakaramdam sila, bibigyan natin ng additional medicines, pero they may not be conscious na they were in discomfort at a short period of time. So, relatively painless yung colonoscopy. And then number two ano yung tanong sa number two? Is about outpatient or inpatient. Do you have to stay in the hospital? Yeah. Yes. Or can you go home? Yung answer dyan, practically 99% din, unless the patient requests, outpatient na siya ngayon. Kasi ang bowel preparation, kasi pwede mo nang inumin yan the night before. And then pupunta ka doon with a kasama. Tapos usually we ask patients to come 1 hour before the procedure kasi kailangan mag-register sila, lagyan ng suero, mag-lab gown, and then scrubs pala. And then the procedure, it could be 30 minutes to 1 hour long depending on your colon. And then 1 hour yung kasi binigyan ka ng anesthesia, di ba? So you need to recover from the anesthesia. Remember, short term lang yung mga gamot na ibibigay natin. Ha? So that means within 30 minutes to an hour after, makaka-recover ka na, uuwi ka na, and then we ask them to, you know, eat after kasi medyo nag-fast sila. Pero medyo ano muna, light lunch muna, and then they could enjoy, they could feast later on once yung anesthesia is starts to wear off. Kasi kung nabigyan ka kasi ng anesthesia, mabagal yung bituka natin, di ba? And we don't want you to vomit or biglang nabigla yung stomach mo because of the anesthesia. Kaya parang light lunch muna and then you could, by that time kasi abot ng dinner time, most likely naka-recover ka na completely and you could go back to your regular food and kung gusto ka mag-buffet, I think baka kaya. Kakayanin mo na, Dr. Ana. Okay, so ito, sinisilip natin yung bituka to remove polyps. Dahil yes, dun sa polyps, dun nag-umpisa yung cancer, tama? Tama. Mm-hmm. Yes. And don't worry kasi tulog ka naman at wala kang mararamdaman. Mm-hmm. Tama. And then, most of the people can go home after. That's correct. Oo, okay. So, sino dapat, nahulog yung camera. Sino dapat makolonoscopy? Lahat ba ng tao and what age? Okay, very good question. So, meron tayong guidelines, screening guidelines, o when to start screening. Kasi, i-define lang natin what is screening. Ang screening is looking for cancer or early cancer or pre-malignant lesions. Diba parang pre-cancerous tawag natin sa polyps?
So, since karamihan kasi ng ano, may basis naman kung bakit pinili yung 50. Remember, we said na 90% of patients now who have colon cancer nagsastart around the age of 50, di ba? So, kaya sinet at the age of 50 because the benefits outweigh the risk. In any procedure and any decision, clinical decision, you have to address yung benefits tsaka risk, di ba? So, at the age of 50, napakalaki ko ng benefit compared sa risk. Kaya magsa-start po tayo ng age 50. Sa America lang, just I'm sure may magtatanong din, sa America, 45 years old because they already established na mas mataas yung incidence ng colon cancer sa America. And they also have all the money and the support system to expand their screening population. 45 sila nagsa-start. Pero sa in Asia and in the Philippines, 50 years old pa rin. Tapos, meron mga ibang tao na hindi pa umabot ng 50, kailangan na magpa-screen. And these are the people na we kind of partially talk early. Yung may family history of colon cancer. So, if you have a family history of colon cancer, lalo na first degree relative, you start at the age of 40, so 10 years before sa 50, or kung masyadong bata nagkaroon ng cancer yung first degree relative, sabihin natin nagka-colon cancer siya at 45 years old, minus 10, so 35 magpa-start ng screening yung first degree relative na nagka-cancer in that particular case. Or kung let's say 60 years old nagkaroon ng colon cancer, minus 10 is 50, pero kailangan 40 ka magpa-ano. So it's either 40 or 10 years before the age of diagnosis of your first degree relative. So 50 and then earlier age kung merong indications for earlier screening. Dr. Ana? Hi. Okay, thanks Dr. June. Question. Ito maganda. We'll ask a few questions lang, okay? From Ma'am Reyna, from Lizelle. Ano po ang mainam na gawin para di magkaroon ng colon cancer? This is very good. Like, what's the food that you should be eating? And you mentioned fiber. So, paki-anila lang. Okay. So, let's just discuss more. Let's elaborate. Okay. So, pero na-mention natin yung di ba, mga modifiable risk factors. Mm-hmm. So, try to avoid smoking. Alcohol, di ba? Hindi naman sobra-sobra na alcohol. Exercise, not to be overweight. And also yung food. Yung food kasi, processed food, dapat bawas-bawasan natin yan. Kasi processed food are carcinogens. They contain carcinogens. Kaya nagkakaroon ng colon cancer yung kain ng processed food. And then what is also important, avoiding processed food, is mag-eat tayo ng fiber. Ito yung mga fruits and vegetables. Kasi parang, ang tawag natin sa fiber, parang ano sila, parang sweepers ng colon. So, parang pinapamove niya yung dumi natin. At the same time, kung merong mga carcinogens ka na kinakain, nasisweep siya into outside your colon. So, yun yung mga modifiable risk factors. Yun yung pwede mong magawa. Number two is, di ba na pag-usapan natin yung screening? So, when you reach the age at risk for colon cancer, magpa-screen tayo. And there's two ways. Either yung colonoscopy na pag-usapan. And the second is yung stool test na tawag natin FIT, F-I-T, which stands for Fecal Immunochemical Test. So FIT, it's a stool test na naghahanap ng dugo. The microscopic blood in the stool. Kung nag-positive ka, kasi yung blood na yon kasi could be a sign of colon cancer. So if you have if you are positive for blood sa FIT test, kailangan talaga magpa-colonoscopy kasi that is the next step for a positive FIT. Dr. Ana? Okay. Before we go, I wanted to ask later, what are the processed foods na dapat iwasan? Ayan. What are the processed foods? Ano ba to? Is this like chichirya, tapa, what? Corned beef? I don't know. Hot dogs? Ano ma? What are processed foods ba talaga? Yun yung mga food na may mga preservatives.
So, yun yung mga kinakain usually sa breakfast. Bacon, casino. Lahat ata yun, oh. Oh, mga, di ba, medyo treated din yung mga longganisa, di ba? And then, yung mga nasa canned goods. Di ba, may mga preservatives. Those preservatives kasi, nagki-carry sila ng mga carcinogens. So, actually, ang ano nila, ang advice ng mga nutrition council, if you have to eat processed food, sana ano lang, less than twice a week. So medyo, ano talaga, parang you really have to eat healthy, more of fiber, which is the fruits and vegetables. Kasi carcinogens kasi meron sa ano eh, meron sila mga nitrosamines. So yun yung potentially carcinogenic. So it's better to eat fresh foods. Ayan. Yes, that's correct. Okay. So mamalengke kayo at magluto. Okay, next question. Nabanggit niyo po yung fit test. What's the fit test again? And what is it about anemia and blood in the stool that is important? Okay. So dun sa fit na napag-usapan natin just a few minutes ago. So yung fit, fecal immunochemical test. Hinahanap nito is microscopic blood dun sa dumi natin. So actually, magko-collect ka lang ng stool specimen. Ang fit pala, it's available in a lot of hospitals. Pupunta ka sa... Pero sometimes kasi they might ask for a doctor's request. Eh. So siguro sa primary care doctor mo, if you think na nasa age ka na, or at least your primary care doctor should probably remind you, oy, 50 years old ka na, kailangan mo na magpa-screen. So it's either FIT or colonoscopy. Kung ayaw mo ng invasive na test, kasi pinapasok din yung colonoscope, di ba, sa ano mo, sa colon mo. Tapos medyo may kamahalan din. So pwede ka mag-FIT muna. So hingi ka ng request, you go to the lab of your choice, kukolekta ka ng specimen, tapos isasubmit mo yon. It's an immunochemical test, so para mag-ano sila, may agent na ilalagay doon. Kung nag-positive siya, ibig sabihin may nakitang microscopic blood. So ibig sabihin ng microscopic blood, hindi nakikita yung blood, di ba? So pag meron kang bleeding, hindi na yun microscopic kasi nakita mo. So this one, you're looking for microscopic blood. Kung nag-positive yan, kailangan mo na ma-refer sa gastroenterologist for a colonoscopy. Kung negative, you could do the FIT test every year until nag-positive siya, diretso sa colonoscopy. So anong advantage ng colonoscopy over FIT? Yun ang na-mention natin na pag makita ng polyp. Kung wala kang nakitang polyps, normal yung colon mo, alam mo yung next colonoscopy mo is after 10 years. Diba? Parang okay, you're good for the next 10 years kung nagpa-colonoscopy ka. Kung nag-FIT ka, negative yung test, every year mo ipapagawa yung FIT. So yun yung FIT. So it's not an expensive test, very convenient kung okay lang naman sa'yo mag-collect ng stool, and then you could do it every year. To the help so of you your can primary do the, care doctor. Right? You can do the FIT test in your house. Hindi pwede dito sa ano. Actually sa America, pinapakolekt nila sa house mo. And then you send it, mini-mail yan ha. Eh, kasi parang ano doon kasi sa US, parang i-wipe mo sa isang it's card. A smear. And then you send the card to the lab, or smear mo. Sa atin is isasubmit mo, it's in a bottle container, yun yung ibibidadalhin mo, hindi smear. And you have to bring it yourself. Uh-oh. Unlike sa America na pwede email. So you can request a FIT test or ask your doctor to request a FIT test kung ayaw mong magpakalunod. Yes, kasi may mga laboratories na ba humingi sila ng doctor's request. And then kailangan din may mag-explain din naman sa'yo. Mahirap naman ikaw lang mag-order sa sarili mo, di ba? Okay, so Beth, ask your doctor to order the FIT test for doctor. You. Yon. Okay, for you, that's correct. Uh-oh. Okay. Wait, nabanggit nyo, how much is a colonoscopy versus a FIT test? Okay, so ito, nagbabari ha. Pagkakaalam ko, sa hospital namin, yung FIT test probably cost around 400 pesos. Pero may narinig din ako sa ibang hospitals, it could vary from mga 300 pesos all the way to, narinig ko sa isang hospital, 1,500.
So, parang ganun yung range. Ayoko na magsalita, pero 1.5. Hindi, para alam namin. Oo, so we know. So, yun yung price na nakuha namin before nung nagtanong ako for a patient, mga 1.5. Pero baka nagbaba na sila ng presyo. Pero sa hospital namin, parang 400 yung cost niya. So that's okay, at the medical CT is 400. Oo. Okay. Yes, How much is the colonoscopy sa ngayon? Naman, colonoscopy. Okay, yung sa colonoscopy kasi babayaran mo yung use of the instruments, di ba? And then may doctor's fees. And then ang doctor's fees mo kasi may anesthesiologist at gastroenterologist, di ba? So dalawang doktor yon. So to i-round up na lang natin, ha? So siguro kung walang benefits at all, walang card, out of pocket, I would say 15. Pwedeng umabot ng ano lang to, pag walang ginawang biopsy, walang ginamit ng mga equipment, I would say siguro pang out of pocket, it could be depende sa hospital, ha? Sabihin na lang low end siguro would be sabihin natin 20. High end siguro mga 35 to 40,000. Pag wala kang ano, wala kang coverage. So walang ginawang procedure. Pag meron kang HMO. Ang HMO kung na-approve naman, wala kang babayaran. Usually covered. Okay? Pag meron kang PhilHealth, nakakabawas siya sa bill mo by around 6,000. So sabihin natin 20,000 yung bill mo minus 6. So nangyayari na lang 14,000 na lang. And let me add, Anna, ha, sa in private and government hospitals, sabihin na natin kasi naalala ko yung government hospital. Sabihin natin sa PGH or other government hospitals, pwede maging libre kung PhilHealth covered ka. And then I think you have to be indigent din yata. Kasi hindi naman yata pwede sa government hospitals lahat libre, no? So parang I think if you are the right patient na indigent ka, may PhilHealth ka, pwedeng malibre lahat. Pero not for screening, ha? Kasi usually diagnostic pa lang ngayon. Kasi yun yung plan nga ng universal healthcare and the cancer control, ha? Na pati screening, mako-cover in the future. Pero the future is not yet here. Pero yun yung plan eventually, pati screening, maging covered. Okay. So yun yun. Okay. Oh, I think there's somebody wants to ask a question from Vino. Doc, parang naninigas daw yung left chan niya, constipated and nangangasim. Pwede ba itong GERD? Parang hindi ata ito related to ano, colon cancer. Let's try to ask colon cancer questions, okay? But meanwhile, there's something very interesting. Nabanggit po niya yung constipated. And then can we talk about late symptoms naman ng colon cancer? Sige. Let's talk about symptoms. So, ang colon cancer kasi, syempre nagkakaroon ng symptoms yan. And the symptoms include rectal bleeding. So, nagdudugo ka sa dumi mo. Change in bowel habits. So, pag sinabi natin change in pagbabago sa pagdumi natin, it's either naging diarrhea na tayo or may constipation tayo. But we're talking about recent change in bowel habits. Hindi lang si constipated ka na, simula teenager ka pa, tapos constipated ka pa rin ngayon. Hindi yon kasama sa change in bowel habits. Ang ibig sabihin nun, normal kayo, yung bowel movements, so, tapos biglang in the last 2 or 3 months, nahihirapan na kayo dunumi or nagdadiarrhea kayo. So that's also a symptom and sign of colon cancer. Tapos yung mga nagkakaroon ng pain, sumasakit yung tiyan nila, pwede, pero lahat, hindi lahat ng sakit sa tiyan ay colon cancer. Tapos pwede nagkaroon ka ng anemia, di ba? Kasi pwede ang cancer kasi pwede magdudugo. So bigla na lang namutla ka, yung pala anemic ka. So that is also a warning sign for cancer in general or colon cancer specifically. Tapos yung ano rin, unintentional weight loss, yung pumapayat. Kasi yung, di ba, yung karamihan sa mga nagkaka-cancer, parang nagkaka-lose sila ng weight. So, unintentional weight loss. Hindi kayong nagda-diet ka tapos pumayat ka. Unintentional. Minsan, nagbabara na rin yung bituka, di ba? Dahil na rin sa cancer, lumaki na. But the thing is, itong mga symptoms na to, pwede kasi makita na sa mga later stages ng colon cancer. Kung nag-start pa kasi tumubo yung colon cancer, pwedeng walang mararamdaman. So, karamihan ng merong polyps o kaya early cancer na hindi pa nagbi-bleeding,
or hindi nagbabara, wala silang nararamdaman. And this is where screening is very important. Kasi magsi-screen ho tayo, di ba, for colon cancer, na wala pang nararamdaman yung mga pasyente pagdating sa age at risk. Dr. Anna? Okay. So, ayan, magandang tanong, no? You mentioned that there are late symptoms. So, but the early symptom, sige, sagutin muna natin to, no? So, nabanggit mo, maraming sintomas ang colon cancer. Alamin ito para malaman na maaga kung may sakit. So, parang, please explain yung early stage and then yung late stage symptoms and why it's so important to screen. Sige, pakiulit lang. Okay, so pag early so, stage kasi... So, no? Maraming sintomas. But yung sintomas, lumalabas lang pag late na. Okay. Yes, tama. So kung early pa yung colon cancer mo, pwedeng walang symptoms. Pero pwede rin magkaroon ka ng some amount of rectal bleeding. Pero by that time kasi naging anemic ka na, di ba? That means ang naging anemic ka, marami ng pagdudugo. So usually na nakikita na yon sa early, sa mga later stage, usually like stage 2, tapos stage 3, stage 4. So pwede nating i-discuss briefly ano ba yung stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ang stage 1 kasi na colon cancer, nasa exclusive lang siya sa colon. So yun yung madaling operahan, di ba? Tinanggal mo, inoperahan mo. Pag stage 2 kasi, mas malalim dun sa dingding ng colonic wall. Pwedeng dumikit ng konti dun sa surrounding areas. Pag stage 3 kasi, involved na yung kulani. So ang kulani are what we call lymph nodes. So ang usually pag yung cancer kasi, pag kumakalat sa lymph nodes or kulani, una nagpupunta. So pag nakita na yung ano, na meron ng on the after the surgery, pinadala mo na sa pathologist, pag may nakita ng cancer dun sa kulani, that's a higher stage. It's already stage 3. Ang stage 4, kalat na talaga yung cancer. Nagpunta na sa liver, nagpunta na sa lungs, nagpunta na sa other organ systems. So stage 1, 2, 3, and 4. Ang importante din dito sa staging is it will also give us the prognosis. So ibig sabihin nun, parang kung nasa stage 1 ka, there is what we call 5-year survival rate. So ang tanong, ang this refers to a number, in 5 years from now, ilan sa stage 1 cancer ang buhay pa? Okay? So pag stage 1 ka, nasa mga 90%. Stage 2, kasi marami rin subdivisions yung stage 2, nagbabari siya siguro sa mga 70-something to 80-something percent. Stage 3, kasi nasa kulani na, no? So pwedeng nasa ano siya, nasa 50%. Stage 4, kasi kumalat na, unfortunately, mga less than 10% yung buhay in 5 years. So that's why even if meron kang colon cancer, we hope to catch it early. Kasi kung magpa-opera ka and then it was a successful operation, you'll be alive in the next 5 years more than 90% of the time. So kahit na ma-diagnose ka na may colon cancer, let's just hope it's still stage 1 in which we could provide the cure. Okay. And treatment is most effective. Dr. Anna? Ayan. Thanks, Dr. June. Okay, are we ready for our next question, Ma'am Reyna? Sige. Yan. From Maria, nanonood po ka sa question and answer. Congrats and maganda. I thank you. Thank you so much. Advocacy po talaga ni Dr. June. Ayan. How much daw ang PF to have an endocolonoscopy? Sir Ramon, sinagot na po yan. It's anywhere between, that's not the PF, it's the whole thing. Anywhere between 20 to 40,000, tama? Depending po. And sa government, it's possible to be free. Tama ba ako? Yes. So, explore nyo lang po yung government hospital nyo rin po. Okay, next question. From Nenita. Kuya po niya ay namatay in 2013. Nanay niya in 2014. Ate in 2015. Ate kong panganay 2022. Puro cancer. Colon. Kailangan na rin po ba naming magpa-test? My answer would be yes. Can you explain more, Dr. June? Okay. So, una, kailangan i-make sure natin na colon cancer to. Kasi although... I'm assuming colon. Let's just assume na colon cancer. So, ang at this point, di ba, ang mga different factors natin is
sabi natin, if you have 1 degree family member, twice na yung risk mo. Pag dalawa na, 4 times the risk. So talagang this person is really at a high risk for colon cancer. Ang next na tanong is, what is the age nung nagka-cancer yung mga kamag-anak? Kasi if you're already 40 years old, di ba? Tapos you have so many family members, first degree pa lahat, di ba? Halos first degree, nanay, kapatid. Then maybe if you're 40 years old or even in your early 30s, dapat magpa-screen na kayo kahit wala kayong nararamdaman. Ka na. Oo, okay. Kasi remember si L.A. Tenorio got cancer at the age of 38. So magpa-screen ka na. Magpa-screen ka na at you are at a high risk. Okay. Last question na for the true and false. Hindi daw pangkaraniwan ang colon cancer. So why worry? Totoo ba 'yon o hindi? Okay, so obviously mali 'yon, obviously false 'yon. Alam mo, colon cancer na nga eh. Colon cancer is the third most common cancer in the Philippines. Number 3 ha. So definitely hindi siya rare. Okay? And alam mo ba kung ilan yung nagkaroon ng colon cancer in the Philippines? And this is just an estimate in 2020. Okay. 17,000 had colon cancer in 2020. And then if you want a number sa ano, I think worldwide, I think na pwedeng umabot ng ano, parang a million siguro. I'm trying to remember the numbers. Pero sa Amerika, parang nasa 150,000 yung ano nila, a year yung nagkaka-colon cancer. So it is common, number 3. Ayan. So from this, pwede ba rin acquired ang colon cancer at hindi genetic? Yes, so I guess think we discussed it. Asking, does everybody need to have a family history or pwede lang bang magka-colon cancer out of the blue? Pwede ka magkakaroon ng colon cancer all of a sudden. Remember, it is an interaction of genetics and environment, di ba? Kung ano ka, palagi kang nagkumakain ng processed food, umiinom ka, naninigarilyo ka, you're overweight, hindi ka nag-e-exercise, pwede ka talaga magka-colon cancer even if you don't have the genetics. Kasi magkakaroon ka ng mutations. So that's possible. Kahit walang, you could be the first in your family to have colon cancer if you are not following a healthy lifestyle. And Anna, Dr. Anna, also meron ding statistics from the US na of those people na nagkaroon ng colon cancer, only 20% have family history. So the 80% that happened. So practically lahat dapat na si-screen. Just because wala kang family history, hindi ka magpapascreen, hindi ho tama yun. So mali yun. Anyone above the age of 50 should be screened. And those whether with family colonoscopy history, or fit. Colonoscopy either or colonoscopy or fit. And those with a family history should be screened 10 years before earlier, the first age. Tama ba ako? Yeah. Tama. Okay, from Maida. If ma-diagnose with stage 1 and hindi naka gaano po kabilis kakalat ng cancer. Yung mom ko po kasi 75 na diagnosed last week, January, tapos namatay na po siya ng March 22. So maybe at ako sasagot, no? How do you know stage 1 and what did you do naman after the stage 1? And we don't know rin what mother died of, baka naman inatake. So, yes, I would say, eto lang nga, if you got diagnosed with stage 1, do something naman, huwag kong tumambay sa bahay. You need to go po talaga, kahit nakakanervyos, kailangan kong harapin that surgery is needed. Kasi kung hindi, kakalat yun. Tama ba ako, Doc June? Yes, I would assume, Anna, kung if it was stage 1, na surgery na siya. Kasi yung staging usually is done after surgery. Kasi sisilipin niya sa... So, I think na-operahan siya okay. In order to see the stage 1. Unless it wasn't really stage 1 to begin with. Or sabi mo nga, isang situation, baka nagkaroon ng heart attack. After na... Yeah, we don't know. So, pwedeng hindi related sa cancer mismo. Lalo na kung stage 1. Remember, sabi natin, the 5-year survival kung talagang, rate is more if than 90%. If it was really stage 1 naman, it wouldn't naman... happen that fast. The death. So you need to have surgery before you are staged. Tama ba ako? Tama. You need to have surgery before you are staged. Tama yun, kasi they have to sample the lymph nodes and tell you kung positive or negative. Unless, let's say, nag-CT scan ka prior to surgery, meron ng mga lesions sa liver,
Alam mo na stage 4 na yon. Oo, that is stage 4. You may not be a candidate for surgery na kasi surgery, alam na natin na medyo limited na lang yung lifespan natin when you have stage 4. And you may be candidates for more advanced forms of ano, of chemotherapy. Okay. Question from Ginebra fans. Makakabalik pa ba para maglaro uli si L.A. Tenorio kahit may stage 3 colon cancer siya ngayon? Narinig kasi na binasa ko rin yung ano yung mga news reports about ki LA, and you know we're praying for him. I understand na surgery na siya and he will undergo chemo yata in the next few weeks. So let's pray for him, no? Kasi alam ko maraming Ginebra fans dyan. So let's pray for LA Tenorio. And sinabi niya mismo babalik siya. So I guess if there's a determination, you know, you can ano, you can go back. Remember si di ba? Si Chadwick Boseman, he was filming The Avengers, stage 3 siya, nagki-chemo siya, and he was able to ano, to do his work. Unfortunately, di ba? Syempre, cancer will eventually catch up with him. He died from colon cancer. But I think si L.A. Tenorio, you know, with his determination and prayers, and you know, he's young. Maybe his body can tolerate yung chemotherapy, and maybe you know he'll be back, diba? Let's pray for him na lang. Possible. Depending on how well he tolerates chemo and how well he responds to chemo. Yun. So from Henry, hello po doc. If you take coffee, maganda to, for will it affect the FIT test and the stool sample? And that they may cause the blood in the stool. O nga naman, what kinds of food should you not take at baka maka-affect the FIT test? Okay, ito yung advantage ng FIT over guayak. Kasi meron dati kasi guayak ginagawa eh. That's the old test na looking for blood in the stools. Yung guayak before, nagkakaroon ng false positive and false negative. Depende sa mga kinakain. So, kaya 3 days pinapa-modify yung diet in order to avoid yung false positive and false negative. The good thing about FIT is hindi siya naapektuhan ng diet. So, whether kumain ka ng mga cabbage, lettuce, or coffee, hindi siya maka-apekto sa, ano, sa result mo. And then, so hindi siya naka-apekto ng result. And then, pag nag-positive yung FIT, ibig sabihin nun, yung bleeding mo is coming from the colon. So let's say nagkaroon ka ng peptic ulcer na nagbi-bleed sa stomach, negative yan sa FIT. Kung mag-positive ka sa FIT, bleeding is from the colon lang. Malaking bituka lang. Okay, so yun dati. So you can drink coffee and stuff, hindi naman makaka-affect sa FIT test. Okay. Question, hemorrhoids and colon cancer, can you tell us more? Walang connection yung hemorrhoids with colon cancer, but the thing is they have similar symptoms, right? Para nagre-rectal bleeding, you may feel a lump in your anal area. Kaya before kasi, pag medyo bata-bata pa, sinasabi lang, most likely hemorrhoids lang siguro to. But now kasi times have changed. Nagkakaroon rin ng colon cancer when people are young. So I think if you go to a doctor like me, hindi ko na sasabay, think, sasabi, kausapin ko yung pasyente, alam mo, although pwedeng hemorrhoids to, kasi bata pa, 25 years old ka lang, but we have to be sure na hindi cancer because we don't want to miss it. Kasi kung stage 1 pa lang yan, the probability for cure is there. So I think, ang ano ko ngayon, advice ko sa mga pasyente ngayon, sure, magpapascreen tayo when you reach the age for screening, but if you have symptoms, please consult your doctor at any age. Diba? Kahit 25 years old ka, at any age, pakonsulta ka na. Huwag mo na sabihin, ay, hemorrhoids lang yan or amebiasis. Eh, baka colon cancer na pala. So, if it looks different, pa-check ka na. Okay. Mm-hmm. For Luz Minda, pag stage 4, ito maganda to, pag stage 4 colon cancer at naoperahan na, may pag-asa pa ba daw gumaling? In other words, there's the statement na colon cancer is a death sentence. So can you please, siguro. Okay. Pag stage 4 kasi, ibig sabihin metastatic na yon, kumalat na. And normally, in most instances, baka hindi na candidate yung pasyente for surgery. Kasi ano na, yung lifespan niya when you have stage 4,
talagang gusto mo palliative na lang, di ba? Parang you really have to talk to a very good medical oncologist and palliative care specialist. Kasi kung stage 4 kasi, you cannot offer cure anymore. Di ba? So, kung lalo na kumalat na sa atay. And then ang next after surgery kasi kinikimo. Kaya ba ni Lola magpapakimo? Di ba? Baka you're even giving injustice sa pasyente, papakimo mo. So, but if the patient is like L.A. Tenorio, very healthy, kayang-kaya niya yung chemo, then they should undergo chemo. Tapos may mga medicines din na for stage 4 na colon cancer, which we call immunotherapy or targeted therapy na meron din yan sa lung cancer. Pwede rin mabigay yan. Pero syempre, the prognosis is not 100% pa rin kasi kumalat na rin kasi. Tsaka hindi naman lahat nagre-respond. Diba, Dr. Ana? So, ang ano talaga, you need to catch colon cancer at an early age. Sana kung stage 1 para cure na yon after 5 years. Kung hindi nag-recur, malamang you're cured. Yan. Okay. So, thanks so much. Ang daming magandang tanong. Oo. Thanks also for sharing with us, Dr. June. Siguro, bumati lang tayo ng konti while Dr. June will prepare his a few words lang talaga para talagang tumatak sa utak ng mga tao talaga. Oo. Ma'am Reyna, can you send a few greetings first? Hopefully. Parang walang greeting. Sorry. Oo. So, good afternoon from Jam. Okay. Thank you. Maayong hapon, good doc. Wow, ang ganda. May mga bumabati in Visayan. From Mayette, hello, Doc Ana and Doc June. And Lizelle, hello, Doctora. So, Doc June, can we ask you to give like a short closing statement para talagang tumatak po sa utak ng mga tao that screening is important. Colon cancer is not rare. Marami pong nagkaka-colon cancer, even young persons. And what? How do we live a healthy lifestyle and avoid colon cancer? Ayan. Okay, thank you, Dr. Ana. So, ang importante po is yung concept ng screening. When you reach the age at risk na 50 years old, pa-screen na ho tayo. Kahit wala ho tayong symptoms, kahit wala tayong family history. And then, either kung magpa-colonoscopy kayo, kung ayaw nyo magpa-colonoscopy because ayaw nyo na yung concept ng colonoscopy or namamahalan kayo, meron tayong stool test, okay? Pero kung meron na kayo mga sintomas, wag na kayong maghintay ng isang buwan, anim na buwan, or 1 year because that could be colon cancer. Tapos ang remember, mas makakabigay tayo ng cure kung stage 1 pa yung colon cancer. So, ang ano ko lang is, ang closing ko lang is colon cancer is preventable. Naiiwasan ho natin, lalo na with modifying our risk factors. It is treatable. Nagagamot siya, lalo na kung very early, like stage 1. And it is beatable. Kung magpapascreen ho tayo, we could beat colon cancer, baka hindi na siya magda number 3. Baka malalabas na siya sa top 10. And we could really hope that the government will help us para yung national screening program ng colon cancer ay mapapa-implement na. Para Ana, thank you pala sa mga nanood sa programa natin. Okay, Doc June, magpaalam ka na naman to your Visayan fans. Maybe a short statement rin ng colon cancer in Visayan. Okay, so maayong hapon sa itong mga kababayan diya sa Iligan. Importante kayo na magpa-screen tayo for colon cancer. Yung mga na golden boys na and golden girls na 50 years old, magpa-konsulta na sa doktor. Pero kung namoy mga gabation na, let's say, nagbi-bleeding kayo, masakit ang tiyan nyo, pa-konsulta na. Don't wait till you reach the age of 50. Ang importante karon is pag meron kang nararamdaman which is can be medyo suspicious ka na serious yung condition mo, magpakonsulta dayon sa doktor. Naghat may mga doctors diya tayo sa Iligan. Okay, salamat. Okay, thank you, Dr. June. Thank you, everyone. Thank you. Good afternoon po. Happy Holy Week. Thank you. Bye-bye.
Thanks, Ma'am Reyna. Thanks, Ma'am Kat. Thank you.